Yan, ito nga pala yung ginagawa nating cabinet dito mga kabayan. No? Ito yung umpisa natin yung hanging cabinet. Pero bago yan, naikas ako na rin yung amba dito sa baba. Makikita nyo, ayan. Tapos na flooringan ko na rin yon ng mas mataas dito. Tapos nilagyan natin siya ng toe kick. Ito yung toe kick, yung ibig sabihin yung hindi siya nakapantay dito para pagka nakatayo ka dito, may ginagawa ka sa kusina, hindi mo siya hindi mo nasisipa itong hamba. Hindi ko rin sinementohan ng ganito, naka-offset siya. Makita niyo sa ilalim yan. Naka-offset siya yung tinatawag na toe kick. Para hindi tumatama yung ano mo, yung toes mo dito. Yan. May allowance siya pag naghuhugas ka ng plato niya o may ginagawa sa kusina. Ganyan talaga yung ginagawa natin. Gumamit tayo ng 2x3 na hamba natin. Tapos, maglalagay tayo dyan ng pull-out basket dito. Yung stainless. Ayun. Siguro, tuturuan ko kayo paano maglagay nun. Napakasimple lang naman. Pakita ko sa inyo pagka gagawin na natin yon. Maglalagay din tayo dito sa part na ito ng hood. Yung hood rings. Yung para dito sa gas rings. Ito yon. Gagamitin natin. Yan yung pinaka-exhaust niya. Doon na lang natin padadaanin sa gilid. Yung ano yan, yung vent o yung ano yan, yung docking niya. Sasara na natin tong window syempre para hindi masagwa. Dahil dito magkukonek yung ating yan sa wall na yan at saka dito sa cabinet na to. Itong ating hood range. Yun, so inuna muna natin tong hanging cabinet. May open shelf siya sa baba kaya ganito yung design. May iikot siya na 15 centimeters. Iikot na open shelves. Tapos sa part na ito sa itaas, i-divide natin. Yan lang ang may mga pinto. Yan. Yan. Tapos ito, pipintoan din to. Dito yung sa part na ito yung sa LPG. LPG dyan. Siguro dalawang pinto dyan, isang pinto. Doon yung pull out. Another pinto na naman dito. After nun, matapos natin ito, magpipintura na tayo. Tapos yung electrical tapos. Okay na tayo. So pagpatuloy muna natin to para matapos na natin. Thank you.
Bali, yan na yung natapos natin ngayong araw, mga kabahay, no? Ayan. So, bali, ang kulang na lang dito, pinto. Nagawa na natin mga divider niya. Yung, ano natin, yung open shelves natin dito sa baba, gawa na rin. Ayan. Tapos, nasara na natin yung dating jalousy dito. Masilya na lang at kukulayan na katulad ng wall para parehas sila. Tapos, itong box na to, para ito sa range hood. Yung exhaust niya rito, bali, naka-forma siya sa cabinet para magandang tingnan. Yan, nilagyan ko siya ng cabinet dyan sa taas para matago yung docking niya o yung hose niya, yung tubo niya rito, palabas doon. So, pag by time na nagkisami sila rito, wala nang kita kundi yung cabinet na lang. Pero may dalawang pinto dito yan. Pag binuksan mo, makikita mo yung docking niya, yung hose niya dyan, yung tubo niya palabas, yung exhaust niya. Pero pwede pa rin magamit dahil may space pa rin, pwede pa rin palagyan ng gamit yan. So ano siya, double purpose siya, para maitago natin yung ano niya, yung exhaust niya dyan, at para maganda rin tingnan. Continuous siya, bali dalawang pinto rito, dalawang pinto, dalawa. Tapos dito, tig isang pinto na equal sila. Yan. So hanggang dito na muna yung vlog natin sa araw na to. Abangan nyo bukas yung paggawa natin ng mga pinto dito. Yun. So, okay.